guys, ito ipapakita ko kung paano kami mag-travel ng 4th year na wedding cake. Ayan. Please don't forget to subscribe my channel. Thank you, thank you. Ayan guys, nagstay ako sa likod ng sasakyan. Nagde-deliver kami sa Hotel Centro. Then, kailangan kong magstay sa likod kasi ang cake po is sa gitna is puro cake, then sa taas is dami at saka sa baba. Kailangan kong hawakan kasi baka biglang matumba kasi nga ano, lubak-lubak yung ano namin. Kasi walang foundation nga kasi nga masyadong magaan yung dami, baka biglang kang matumba. Kaya mas mabuti nang sigurado tayo. Kesa, pero pagdating naman ng kalsada, okay na yan, hindi na, kahit hindi na hawakan. Basta sa lubak lang ng daan, hinawakan ko ng husto. Then pasensya na kung makain ako sa likod kasi nga umaga pa lang, mga 7:30 pa lang, naggumagawa na kami ng cake, wala kaming breakfast, wala magpiprepare ng pagkain namin. Kaya kahit ano lang nadampot ko nung kanina sa bahay, kinuha ko at kinain ko. Ayan. Ganito lang kami usually, ganito lang kami mag-travel sa ano, ng mga wedding cakes kasi lagi yan ako nasa harapan. Ngayon lang talaga akong 4th year na to kasi gitna nga yung gusto nilang cake. Kaya dyan ako sa likod para panigurado na rin may hahawak sa cake natin. Ito pa, suggestion ko lang pala guys, kapag ka nagta-travel kayo ng cake, mas maiging ilagay nyo lang siya sa flat surface. Huwag nyo na po siyang ipatong sa paa ninyo kasi may tendency kasi yung, alam nyo yun, matutumba ang cake. Halimbawa, biglang preno ng ano, hindi naman natin masasabi na may biglang disgrasya, biglang brake ng driver, bigla kang nasubsob sa cake. Yun yung mga tendency kapag ka nakakalong sa'yo yung cake. Mas maiging ilagay mo siya sa isang upuan, lagyan mo ng pan mo na yung upuan, then bago mo ilagay yung box ng cake. Kasi mas safe yun at hindi basta-basta nasisira. Kasi sa tagal na naming nagta-travel ng mga cakes, ganun na yung ginagawa namin. Hindi kami nagkakalong ng cake talaga. Liba na lang kapag wala na talaga kaming mapaglagyan, wala na kaming space. Dati kasi maliit lang yung aming sasakyan, si big car lang. Wala talaga kaming space. Yung iba, kinakalong ko talaga yung cake. Since ito, medyo malaki-laki na yung sasakyan namin, pwede na kami makalagay ng maraming cakes. Hindi na namin kailangan ng kalong-kalong. Kaya, suggestion ko, huwag kalungin yung cake. Mas maiging ilagay sa flat surface lang. Hindi masisira yan, promise po. Ayun. Yun lang yung mga technique namin sa pagdi-deliver ng mga cake, lalo na malalaking cakes. Yan, ganyan lang yun. Ayan. Huwag yun akong pansinin. Kain ako ng kain. Ayun, naglagay na ako ng mask. Kasi nga malapit na kami sa hotel. Kailangan ng maglagay at baka makita tayo ng kapulisan at mabatuta tayo ng mga tanod dyan sa paligid. Ayun. Palabas na kami actually. Palabas na yan kami sa National Road. Then, malapit lang. Ang Hotel Centro naman kasi ang layo ng bahay kapag tuloy-tuloy yung biyahe. Tapos hindi lang dahan-dahan lang. Nasa 6 minutes to 7 minutes or 8 minutes. Sabihin na natin 10 minutes. Lalo na kapag may mga traffic. Yun. Hindi talaga siya kalayuan. Bale, malapit yung area talaga na binili ko is malapit na talaga kami sa mga hotel. Malapit na kami sa bayan, malapit na kami sa palengke, malapit na kami sa mga baking shop. Kasi anytime na kailangan namin yung isang bagay, takbo lang si Mister. As in, pabalik-balik lang siya kapag may nakakalimutan kami. Hindi na nahihirapan yung asawa kong travel dito, punta doon. Kasi before, yung sa bahay namin talaga, as in, sobrang layo. Halos ilang kilometro talaga ang kanyang tinatakbo para lang makabili pa ng isang ingredients na nakulang kong bilhin during ng pamimili namin ng ano, mga gamit. Kaya ngayon, thankful talaga ako. Sobrang lapit na lang namin sa mga lugar kung saan yung, alam nyo yun, malapit na talagang mabilhan lang, madaling abutin, madaling anhin, bilhin, ganyan. Pinaayos ko yung camera kasi nga nakatagilid, baka nahihirapan kayong manood. Basta na sa traffic light ang tagal talaga. Ayan, pagalpas natin ang traffic light, yan na talaga ang inyong hotel. Yan, nakasaway na tayo sa traffic light after that. Yan, papasok tayo ng Hotel Centro.
siya no? Saan? Siya na yung nag-drop na ano. Siya ba? Hindi. Kala ko siya. Grabe naman si Roma. Deliver ng cake. Saan po tayo? Para kanino po yan? Yung 10 o'clock. Yung po? 10 o'clock. Yung wedding po. At kanino ng wedding po? Sa sentro, sir. Kay Saro. Ah, kay Ruru talaga. Opo. Ah, okay, sige. Marami sila mong kasal? Bago siguro yung guard, di ba? Hindi siya mukhang guard. Ano ba siya? Grabe ka naman, sobra ka naman dati. Ayan. Ba't wala? Ay, ito. Simple yan siguro yung wedding. Baka sa taas. Tingnan natin. Ayan, mayroong gold. Okay. Sige, ting. Hindi ako makabukas. Dito na yung wedding. Daddy, sa taas ba? Check natin, ha? Dito ba? Tingnan ko lang. Ah, dito. Dito. Dali ka. Kaya mo? Hirap na hirap yung asawa ko sa ambigat. Wow! Hi, sir! Hi, how are you? Ang ganda. Sinti lang. Ay, may sila na ako. Ayun. Ang ganda. Simple. Don't forget to subscribe my channel. Bye-bye. God bless.